Paglago si Mohan, babambuhin o siya ng kanyang asawa pag senior niya yung kanyang puso. Danag. Oy, ngayon pong umaga ng Friday, marami po tayong mga balitang lokal na ibabagi po sa inyo, ha? Abay, katulad na lamang po nitong mga kaibigan at kamag-anak po ng nawawala pa rin pulis, ano, member po ng PNP Kabatuan, Isabela, yun po ang kailang intelligence officer ng PNP Kabatuan, abay, yun po ang kanyang ikangay pamilya at mga kaibigan pulis, abay, naglaan po ng pabuya, ha? Para po kung sino po makakapagbigay ng impormasyon para makita lamang at marisolba ang naturang usapin. Ano pa? Uy, magandang balita din ho ito, ha? Yung pong ating kababayan na si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III, abay, it's supposed to be, ha? Siya po ay magtatapos na ang kanyang ikangay termino bilang Dole Secretary sapagkat magkakaroon po tayo ng bagong Pangulo. Pero ito po ang ating Dole Secretary, abay, na nakatagda nga pong bababa sa kanyang pwesto come June 30, abay, dahil nga po sa meron na po tayong bagong bagong Pangulo sa katawan po ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kusab. Alam naman po natin na meron na pong unay talaga bilang ikangay sekretaryo sa kabinete ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya alam po natin na bababa na, o alam natin dito na talagang wala na sa, hindi na maglilingkod sa susunod na administrasyon itong si Dole Secretary Bebot Bello III. Pero aba, ang magandang balita ito, magsisilbi pa rin po siya sa darating na administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., the 17th President of the Republic of Philippines. Aba, ang ganda naman, ano? So, ha? Tuwan-tuwa, natutuwa po tayo at ang ating pong mga mamamayan dito po sa Lambak ng Cagayan dahil nga po sa ikangay magsisilbi bilang magsisilbi pa si former hindi pa naman siya ano eh, kasulukuyan pa rin secretary, no? So we cannot call him former secretary, kundi incumbent secretary pa rin na si Silvestre Bebot Bello III. Siya po ay dinesignate po resident, siya po ay tinalaga bilang chairman at resident representative designate ng Manila Economic and Cultural Office, or in short MECO. Ayan, oh, di ba, gandang balita niyan. Patuloy na maglilingkod sa gobyerno itong si Secretary Bebot Silvestre Bebot Bello ng Dole. Bababa lang po siya bilang Dole Secretary, but siya naman po ay magiging chairman at resident representative ng Manila Economic and Cultural Office. Ano pa? Abay, adu tinta yung ipaay nga damdamag tatanga bigat. Ngem nang nangruna po nga kahit kuman nga ipakada kanyayo, i-remind by tomorrow, that is June 25, may abang activities po tayo ito sa ating lalawigan ng Isabela. Ito po ang tinatawag, ito po simulcast in the province of Isabela na cleanup drive. Ito po yung Todas Dengue, todo na to, ikasyam na kagat, wherein lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, private, ganun din po yung mga PNP, BFPP, Philippine Army, mga different concerned government agencies na nandito po sa ating lalawigan ni Isabela, mga members ng academe, yung mga kailang mga estudyante, abay, bukas po, ha? Huwag ninyong kakalimutan, ha? Ang mga yan, ha? Huwag niyong kalimutan na tomorrow, sama-sama po tayo, ha? Sa paglinis ng ating pong mga bakuran, particular na po mga kadiwa, ha? Ating pong linisin, limasin, yung pong mga ikangay pinamumuga na yung mga tubig na nakaano po sa mga bakuran natin na pinamumugaran ng mga lamokski, ha? Kinakailangan po natin silang patayin. Kasi kapag hindi mo pinatay yan, abay, dalong dadami ang mga yan. Ha? At kapag dumami ang mga lamok na yan, ay napapasok sa ating mga tahanan, kakagatin po tayo, aba ang siste, magkakaroon na po tayo ng isang sakit na dengue. Ha? Ang sakit na dengue naman na ito, aba,
Base po sa ating mga nakuwang mga impormasyon from the PESO ng Department of Health dito sa ating lalawigan, abay tumataas po ang bilang. Mataas po ang bilang from January to June 2022. Kaya po bukas, ayan, it's a day to everybody. Paalala, reminder, ha? Labas po tayo kahit ilang oras lamang po. Abay, maglinis po tayo ng ating mga canal ski, mga estero ski, mga ikangay doon po sa mga halaman na pinamumugaran ng mga lamok. Abay, gawin po natin itong ikangay activities na to, simulcast activities in the province of Isabela, ang Todas Dengue, todo na to, ikasyam na kagat. Oras mga kadiwa, 20 minuto na lamang bago po mag-alas 8 ng umaga. Happy happy birthday daw doon sa mga magbe-birthday. Baka naman. O apat na ho kami rito. Apat na lang ho kami. O pwede na sama natin si Edong. O lima na ho kami rito. Baka pwede nyo kami namang batuhan ng merienda habang maaga-aga pa. Eh di naman ho kami mapili. Salo na si Mohan. Di na ho kami nagbimerienda ng banana cue at saka kamote cue dahil mahal na po ang banana cue at kamote cue. Hindi na po kami nagbimerienda noon. Dati 5 piso. Eh ngayon po maabot na ng 15 pesos. Di na ho namin afford yung banana cue na 15 pesos na ang isang stick. Kaya po ang merienda namin, nag-ship na lang kami ni Mohan sa, na pwede naman po ninyong ibahagi sa amin ngayong umaga dahil birthday naman ni Father John Arthur Bartolome, ang parish priest po ng Etiaga Isabela. Happy birthday Reverend Father John Arthur Bartolome. Ayon na po namin ng banana cue, Father, ha? Sapagkat mahal po, 15 pesos na po. Pwede na po sa amin yung ikaw nga pinagtsatsagaan na lang namin ni Mohan na merienda, yung pong puro burger, ha? Cheeseburger, hamburger, tapos may kasama pang spaghetti. Yun na lang, ano? Yun na lang po ang kaya naming bilhin kasi mahal na ho ang banana cue eh. So doon na ho kami, nag-shift na ho kami ng aming merienda. Dati yung pineapple juice na nasa baso, yun po ang panulak namin. Ngayon hindi na po. Ang panulak na lang ho namin eh, Gatorade. Oh, dadag. Lago na siya. Uy, sino yung katabi mo? Huwag tawa ka lang, tawa ha. Di lagi kita na business mo, may katabi ka ha. Di po, meron po kaming dalawang OGT from anong ito, University of Perpetual Health System, Kawayan Campus. At mga estudyante po sila dito na ang kailang kurso, MASCOM. Eh, nandito sila na OGT. Ano kaya matutunan nila sa atin? Danang! You are, yanagan mo? Jamaica Barbasa. Jamaica? Jamaica. Ah, si Jamaica. Jamaica Island. Oh! Jamaica? Barbasa. Barbas. Kala ko Bargas. Siya naman, taga saan ka? Kabatuan. Oh, galing ka pa ng Kabatuan? Araw, saan? Sa Sampaloc? Rangay, sir. Rangay. Oh, narangay kayo, Jay. Yun namang isa ibanag. Taga Santo Tomas Isabela, di ba? Si Miss Natividad. Ani, nagan mo man na uli? Carla Natividad. Ayan, yung mga magulang ni Carla Natividad dyan sa Santo Tomas, eh, magpadala na ako kayo ng native na manok dito sa Lunis, ha? wala na rin po siyang allowance. Doon naman dyan sa Kabatuan, yung mga deko. Ano yun, mga kakanin naman, oh. Ano yun, di ba, may hindi sa kakanin ninyo, di ba? Yes, sir. Oh. May festival po kaming ganun, marami. Oo, hindi naman kami, hindi kami mahilig dyan? Hindi kami malahilig kumain ng ganyan, ng ganyan kasi nakakaados ang ipin namin pero kasi wala kami, pero kung may magdadala eh pagtsatsaga na kainin. Okay, good morning po. Muli po, Tonyo Lingkod, Conrad de los Reyes. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Marami po tayong mga balitang lokal at mga national na ibabahagi po sa inyo. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition makalipas lamang ang ilan sa ating mga mahalagang harap buhay. Magandang umaga, Malu Cristobal Doxin, na imbag nga bigat yung apu. Ay, na. Mm.
Mga kabitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, mag-install na. CMD Cable is located at number 1 Galopang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kapatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City. Mga kabitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, mag-install na. CMD Cable is located at number 1 Galopang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kapatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo. Thank you.
Morning, morning, morning edition. Morning edition. DY Patrol. Morning edition. Okay nga nun mga katiwa, meron na naman po tayong 12 minuto, 12 minutes more before 8 o'clock in the morning. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-adi doon sa inyo ng mga local na balita. Ayan, ayon po sa PNP San Mateo, Isabela, PNP San Mateo, ba? Ayon po sa ating mga nakuhang mga impormasyon, ito po'y kaugnay ng pagkakawala, no? Ng isang intelligence officer ng PNP Kabatuan, Isabela, na kung saan lumalabas po na ngayong araw na to, pang 20 days na siya, ha? Pang 20 days na siyang hindi pa rin nakikita magmula nang siya ay mawala, ha? Nawala siya nung June 3, so bilangin nga natin June 3. So, June 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, today is 24. So, ibig sabihin, 21 days na, di ba? O, 21 days na siyang nawawala. Yung pong kanyang pamilya, naglaan na rin po ng yung kanyang pamilya at mga kaibigan ay naglaan na rin po ng pabuya. Ano? Na kung saan they raise funds para po kung sino, para po maibigay kung sino man po makakapagbigay ng impormasyon upang matagpuan ang nawawalang si Police Senior Master Sergeant Antonio Agunoy, Chief Intelligence Officer ng Kabatuan Police Station. Na kung saan noon na nga pong napaulat ang nabanggit na police ay nawala noong June 3, 2022. At the last time na nakita ito ay ito yung huling araw na nakita siya sa may Kabatuan Police Station noong araw ng June 3. At the following morning, natagpuan naman yung kanyang motorsiklo dito po sa lungsod ng Kawayan, particular nga po dito sa may Barangay Tangaran, no? Dito nga po ay patuloy pa rin po ang isinasagawang investigasyon. Actually, nag-create na rin po ng Special Task Force investigating ito nga po ang pagkakawala ng nabanggit na intel officer na si Agunoy. At ayun nga kay Police Colonel Julio Go, ang Provincial Director po ng PNP o ang palalawigan director ng Isabela Police Provincial Office ay na kung saan siya ay na ay dumalaw sa pamilya ni Agunoy sa Barangay 3, San Mateo, Isabela, na kung saan hinilingan ng pamilya ni Agunoy kay Colonel Go ang masigasig na paghahanap sa kanya. Ayon kay Ginang Delia Agunoy, hanggang ngayon ay hindi nila malaman kung ano ang dahilan ng pagkakawala ng kanyang anak. So, dito, nung June 3, so today is 24, 21 days na, 20 days pa yung nabanggit ko eh, no? So, 21 days. Sana, no, kung sino man po, ano, ang makakapagbigay ng kalagdagang impormasyon to solve this case, ay meron po kayong pabuya na 120,000 pesos, ano? Ito po ay inilaan po, ano, o inilaan po ng kanyang pamilya at ng mga kaibigan ng pulis na nag-pitch in, nagsama-sama, pinag-anuhan po nila yung kanilang mga mga pera hanggang sa nakabuo po sila ng 120,000 pesos, ano? So ibig lang kong sabihin noon ito ay talagang gusto na ho agad na magkaroon ng resulta o makita na at mahanap ang nawawalang ikang ay si Police Senior Master Sergeant Agunoy. We are still hoping na sabi nga pati yung pamilya naman ito, ako rin nananalangin ano, para sa kanyang pamilya na sana po ay matagpuan na at makita na itong si Police Senior Master Sergeant Antonino Agunoy. Samantala, isang tattoo artist, ha? Ay na patay kang bata ka. Siya daw po ay natimbog, ha, sa isang bypass operation na isinagawa po ng mga miyembro ng drug enforcement ng PNP Alicia. At ito nga po ang tattoo artist ay natimbog, ha, nahuli na umano'y nagbebenta ng illegal na droga, ha? At ito nga po ay nangyari nga po sa itong illegal drug bypass operation sa may bahagi po ng Barangay Aurora, Alicia, Isabela. Ang suspect na isang tattoo artist ay nagngangalang Cedric Manikis. Uy, parang meron akong kinanang Manikis. Cedric Manikis, 25 years old.
taga Caloocan, Alicia Isabela. Ngunit kasulukoy ng umanong nakatira sa lungsod ng Santiago. Sa isinagawang investigation ng Alicia Police Station, isinagawang naturang operasyon katuwang ang Intel Drug Enforcement Unit Operative sa koordinasyon sa PDEA. Positibo o manong, nabili ng police officer na nagpanggap na buyer ang isang pakete na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana kay Manikis Kapalit ang 2,000 piso. Laki naman, 2,000 pesos. Ano? Kapalit ang 2,000 piso. Ayun. Tinatayang may timbang na 2.2 gramo ang nakuhang marijuana. Ayon sa suspect, bagamat aminado itong gumagamit noon ng marijuana, ngunit nagbago na rin siya simula noong unang mahuli ito sa kaparehong kaso. Baray sa kanyang salaysay, meron umano siyang kikitain na o meron lamang siyang kikitain na kliyente na babae para magpatato. Ngunit hindi akalain na gayto umano ang kanyang kakahantungan. Itinanggi din niya na sa kanya ang nakuhang pinatuyong dahon ng marijuana. Maliban sa nabiling isang pakete ng marijuana, ay nakuhanan din si Manikis ng isa pang sachet na naglalaman din ng hinihalang dried marijuana leaves at cellphone. Nanindigan naman ng Alicia Police Station na lehitimo ang kailang isinagawang operation. Maharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Dangerous Act of 2002 na kung saan ito ang kasong isiyasampa laban sa nabanggit na tattoo artist. Ito ngayon ay nakakulong na. Nakakulong po sa PNP Alicia Isabela. So naku, ha, ingat-ingat po kayo. Ha? Magbago na yung mga hindi pa natitimbog sa pagtutulak ng droga. Ay na, kayo danag kayo. Ho-ho. Ha? Baka mamaya sa pagtitindan ninyo, hindi maswerte na kayo kung kayo ay mahuhuli ng buhay. Pero kung kayo ay medyo danag, baka sementeryo na ang bagsak ninyo. Sapagkat yung ginagawa yung pagtutulak ng droga, marami kayong mga buhay ang sinisira. At ikang ay, marami kayong mga pinoperwisyo. Danag. Uy! Speaking of danag, ha, yung mga magulang po pala, paalahanan po ninyo ang yung mga anak, ano, sapagkat base po sa latest na mga nakuha nating mga marites na impormasyon sa mga mahilig magmarites, abay, yung pong ilan pong mga kabataan mo ngayon ang siyang binibiktima ng mga budol-budol. Ha? Biruin nyo ninyo, ha? Yung isang meron na silang biktima dito ang last week lamang na nabanggit sa atin nung napakinggan na pinag-uusapan natin ng budol-budol. Meron nung nagsabi sa atin na may mga bata na naging biktima ng budol dyan po sa isang malaking department store dito sa atin sa lungsod ng Kawayan. Kasama ang mga barkada dito, naglalagad itong mga bata to ranging aging 10 to 7, 8, 9, ganoon na lang, 10 pababa. Nang bigla silang lapitan ng mga tatlong kalalakihan. So hinila, kinausap, na-hypnotismo yung dalawang magkapatid. Abay, nagulat na lamang sila nung sila ay nasa harapan na from that big department store dito sa lungsod ng Kawayan. Nagulat na lamang sila nang sila ay nasa labas na noong ikangay department store at nasa isang tapat na sila ng isang fast food chain. Na yung hinihintay na yung fast food chain, doon kami bumibili ng merienda ni Mohan. Ayaw na namin ng banana queue sa palengke. Doon sa fast food chain na lang kami, yung sa Jollibee, di ba Mohan? Kina man na. doon na lamang po, nagulat yung dalawang bata, bakit nandun sila? Not knowing, ano, natangay na po pala yung kailang mga cellphones, wallet, at iba pang mga gamit po nila. So, yun po yung mga nangyari po na isinabi ko sa atin, kaya pag-iayaya po dito, pinapaalahanan po natin ang ating mga magulang, paalahanan nyo po ang ating mga anak na kapag meron pong mga mag-a-approach sa kanila, huwag na ho nilang kakausapin at huwag ho silang makikipagtitigan. Huwag kayong makikipag-eyeball to eyeball. Kahit sabihin ninyong pogi yung ka-eyeball nyo. No! Baka kayo ay mayuwi nila. Danag, ha? Ganun noon nangyari. Kaya po, pag sabihan po natin, bilinan po natin ng ating mga anak na kapag meron po silang mga ikangay, may mga kasama sila, mag-usap-usap sila. Pagkatapos, pag binalapit sa kanila na hindi nila kilala na makikipag-usap, agad po ninyong iwasan. Sabihin po nyo sa kanila na iwasan agad. At kung makulit, maghanap po kayo ng pulis sa paligid ninyo o kaya gwalya, isumbungo ninyo kaagad para agad na madakip at mahuli yung mga ikangay kumukulit sa inyong mga anak. Na yan po yung mga
naghihintay lamang ng pagkakataon na biktimahin ang ating mga anak na kung saan lalo na kung magaganda ang mga cellphones, yung mga cellphones kasi ng mga anak ninyo eh. Ang gaganda eh, no? Yung mga ano yung mga mabibigat na cellphone? Ha? 32. Oh, ganun din yung cellphone ko noon. Yung mga iPhone ngayon ng mga bata eh ranging 50,000 ano to 70,000. Ano yung cellphone mo? Android lang. Oh, Android lang pero nagte 30,000. Uy. Danag yung cellphone ko, the flying cellphone. Uy, yun ang tatak niya, flying cellphone. Lumilipad yung cellphone. Danag. Hindi po, biro. Paalala lang po, mga mothers, mga fathers, remind your kids, kapag sila po ay kung bubo na saan, kapag meron po mga lalapit na hindi nila kilala at kinakausap po sila, pagsabihan po nyo sila na iwasan na ha, ang mga ito. At kapag pilit po silang ikang sinusundan, maghanap na po sila ng gwardiya o security guard o kaya police at isumbong agad para mahuli itong mga nangungulit sa inyong mga anak. Public service tayo, bago tayo mag-commercial. Tinatawagan ng pansin si Binibining May Faustino na huling nakatira sa Barangay San Lorenzo, Ilagan City. Si Binibining Faustino ay ang ina ng batang si Philip Nailawaringa. Philip Nailawaringa na 3 buwan pa lamang ng kanyang iniwan sa pangangalaga nila Ginoong Rizalino at Ginang Lilia Pastor ng San Jose Sur, Malig, Isabela. Magmula ng iwan ni Binibining Faustino ang nasabing bata ay hindi na siya gumawa ng paraan o hagbang para mukunin muli ang kanyang anak. Wow, nasaan ang puso mo? Where is your heart? Nasuguro yung heart niya, napitpit na. Kung nakikinig po si Binibining Faustino o mga kamag-anak nito o nakakakilala po sa kanya, maaari po lamang na magipag-ugnayan o magsadya kayo sa tanggapan po ng DSWD Field Office 2 na matatagpuan sa Government Regional Center, Dalan ng Pagyaya, Carig Sur, Tuguegaro City upang mapag-usapan ang plano tungkol sa inyong anak. Ang magiging resulta ng nasabing pag-usap ay basihan ng mga nararapat na hagbangin para sa ikabubuti ng kapakanan ni Sir Philip o Sri Philip. Pag SRI, di ba? At basa dun, Sri o 3. Pasa Philip, kan malatan. Ikaw kayo ay maaaring tumawag sa telepono bilang 07830407830404556 at hanapin si Ginang Lenny Urqueta, Social Worker ng Adoption Resource and Referral Sections, o di kaya ay mag-text o tumawag sa numerong 0951-1052-408. Ang palawagan mula po kay Regional Director Cesario Joel C. Espejo. Ayan, ha? So, nako, kayo naman mga mother, huwag naman yung ginaganyan ng inyong mga anak. Kayo, nagpasarap kayo, pagkatapos yung magpasarap, ay na, basta na lamang ninyong gaganyanin ang inyong mga anak. Where is your heart? Danag. China, everyone!
Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Okay, meron na po tayong 10 minutes. So, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Ah, at, binabati po natin ang lahat ng mga estudyante, mapa-elementarya, sekundarya, o koleyo, o yung po tinatawag ito yung mga nasa senior high. Abay, congratulations po sa inyo pong mga pagtatapos po. Alam naman po natin na itong buwan ng Hunyo ay pagtatapos na po ito po yung graduation ceremonies ng ilang mga paaralan po natin ano, sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Especially po here in the province of Isabela, abay, napakarami na rin pong mga paaralan na ang ikang ay nagsagawa ng kanilang graduation ceremonies o graduation exercise. Merong alien, no? Laki ng ulo, yun, no? Oh, Ebo. Diba, ganyan yung kalaban ng Terminator? Ano ba yun? Yung, hindi Terminator, yung ulo ng ano? Hindi Transformer. No, it's not. Ang bida pa dun si Arnold Schwarzenegger. Yung, Predator, di ba? Uy, aabot po sa mayigit 1,000 mag-aaral mula sa Cagayan City National High School. Congratulations sa mga more than 1,000 na mga estudyante ng Cagayan City National High School ang nakadagdang magtapos sa senior high school para sa school year 2021 to 2022. Ayon po kay Dr. Primitivo Gorospe, principal ng Cagayan City National High School. Abay, nasa kabuuan 1,158 na senior high ang bilang ngayon ng mga gagraduate na kung saan ay tinuturing nila itong mataas na bilang sa kabila ng nararanasang COVID-19 pandemic. Idadaos po o ang graduation po ng mga bata na mag-aaral ng Cagayan City National High School come July 1, 2022. Abay, sabay din ng graduation ng aking anak na babae na si Charmaine Lacuna de los Reyes na mag-graduate din come July 1 sa PICC. Kailangan doon magbarong Tagalog ako. We, di nga. Yoko nga. Dadag. Congratulations sa lahat mo ng mga magtatapos po sa Cagayan City National High School, particular nga po yung mga senior high school students na kung saan 1,158. At nakakatuwa nga na kung saan sa July 1, 2022 ay sasagawa ang kailang in-person na face-to-face graduation bilang pagtalima sa COVID-19 health protocols. Hahatiin sa umaga, so dalawa, at isa rin sa hapon ang schedule ng graduation at tanging isang magulang o guardian lamang ang papayagang sasama sa estudyanteng magtatapos. Sinabi pa ni Ginoong Primitivo Gorospe na mahigit isang buwan nila itong pinaghandaan matapos ang dalawang magkakasunod na taon na walang face-to-face na graduation ceremony. Samantala, kasulukoy naman ang ginagawang final checking ng division team sa mga records ng mga candidates for graduation mula sa pribado at pampublikong paaralan dito po sa lungsod ng Cagayan. Ayan, ha? Itong mga senior high students natin na magtatapos po ngayon, alam nyo, isa ho kasi talaga sa mga ano dito, kapag nag-graduate ka na ng senior high, pwede ka lang pumasok ng trabaho. Pero ang masama ho kasi nito, ito yung talagang pinakasamang main purpose din noon na si binabanggit, kaya nga po tayo nagkaroon ng K-12, di ba? Kapag nag-graduate ka ng senior high, hindi katulad sa abroad na kapag nag-graduate ka ng senior high, pwede ka lang magtrabaho. Pero dito sa atin, talagang ang hinahanap pa rin yung mga college graduate. Kinakailangan magtapos ka ng kuleyo. So another 4 years in the making na naman na mag-aaral ka, magsusunog ka ng kilay. Oh my God, danag talaga. Oh. So mangyayari ngayon, ito ngayon ang isa sa mga tinitignan ng papasok na administrasyon. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian na mukhang magkakaroon sila ng pag-re-review, muling pag-aralan itong K-12 na baka sakaling magganon din si Vice President-elect Sara Duterte na italaga bilang sekretaryo o sekretary ng Department of Education. Italaga po siya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ng ating incoming president na si Bongbong Marcos Jr. na kung saan kanya rin pong ikang ay
tinitignan ang pagbabawas sa K-12, baka apat na taon na lang din po ang high school, then college din po, 4 years. So, 8 taon lang na pag-aaral, tapos ka na. So, kasi dagdag gastos yan sa mga magulang, lalo nga, hirap na nga. Dahil nga dito sa pandemic, dahil nga sa patuloy pa rin ang pagtaas ng mga gasolina, patuloy na pagtaas ng mga bilihin, hindi na nga makaagapay si nanay at si tatay para po ikangay mairaos ang pang-araw-araw na kanilang ikangay pangangailangan, ito pa, sa edukasyon, kahit sabihin natin ng free tuition fee, malaki pa rin po ang mga binabayaran, sa mga ikangay yung pong mga miscellaneous. Buti na lamang ang ating provincial government of Isabela, sa pangunan ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Faustino Boji III, andyan po yung kanilang mga bro scholars na marami mga kabataan natin ang nakikinabang dito po sa bro scholars na to, na almost sinagot lahat ng ating probinsya ang mga pangangailangan. Na meron pang allowances. Bro scholar kayo? Ako po. May natatanggap din kayo, di ba? Meron. Oh, kita mo na. Wala na rin kayong ganong malaking binabayaran, di ba? Wala naman na, di ba? Financial assistance. Oh, pero I mean sa school wala naman na kayo ganong malaking binabayaran, di ba? Konti. Okay. Oh. So buti nga 'yun na may bro scholars kayo, nakakatanggap kayo every di ba? Every quarter. Every sem. Oh. Malaki-laki rin, di ba? Pero once a year po, hindi. Sa yung last month. Pengi naman. Bigay naman ngayon. Bigay nyo ng mga minimohan. Dana, gano'n. With rice, di ba? With rice. Only rice. Only rice. Isang pong person. Pagbigbig kasi ito, pag hindi nyo na kayang bitbitin, pabitbit nyo na lang kay Mohan dito. Ah. So yun po ang kainaman na kung saan talagang ang ating mga estudyante here in the province of Isabela at sa Bro Scholars, sila po ay nabibigyan ng malaking ikangay tulong at malaking ginawa na rin po sa mga magulang, especially sa mga farmers po natin na yung kailang mga anak ay napag-aaral po ng ating probinsya. Again, sa mga graduates po, na mahigit 1,000 na mga graduates po ng Kawayan City National High School sa Senior High. Congratulations po sa inyong lahat! Busy sa maghapon? Alagaan ang sarili with Wilkins.
22 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa DY Patrol Morning Edition. Oy, dun sa nag-text sa atin nung nakaraang linggo sa ating programang DY Patrol Morning Edition, may kaugnayan sa kanyang query, may doon po sa cost, fuel cost subsidy na ipinimigay ng national government. Bakit doon po sa Kawayan? Siya, ilan sa mga dito sa mga tricycle drivers at operators ng Kawayan City ay hindi pa nakakatanggap at napag-alaman na mukhang hindi pa raw sila nakakapagsumiti ng kanilang mga ng master lease ang LGU Kawayan o particular ng DILG Kawayan sa LTFRB. Pero ang latest on ito, base po sa ating mga nakuhang mga informasyon, abay meron na pong ikangay na ipadala na master lease ang DILG Kawayan City sa LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 2. Abay, meron ito nga po, ito po yung mga listahan ng mga tricycle drivers, ano, na kung saan makakatanggap na lang po sila ng fuel cost subsidy sa Kawayan City, na kung saan ito nga po ay nasa LTFRB Region 2 na ang kailang master lease. Babalikan mo natin yung formasyon na yan, ano, at bigyan na lang muna natin ng ilang mga ikangal local na balita mula po sa ating mga patrollers, mula po sa may southern part ng ating probinsya ng Isabela sa pamagitan po ni Michelle Zingalawa Banyaga. Magandang morning, Michelle. Anong balita? Okay, tuloy-tuloy. Kabiwang Conrad. And good morning, of course, ang programa ng lokal na pamalaan and coordination, of course, with the Department of Education. At dito nga, kamakailan lamang, kabiwang Conrad, sinagawa na ang tuluyan ang launching o kaya naman inauguration, no, ng Malasin Elementary School para sa construction ng kanilang mini constructed, ito yung mini gym nila construction, kaniwang Conrad, ito ay partnership of course with the local government unit ng San Mateo at syempre ang Department of Education sa pamumuno din syempre ng principal ng nabanggit na eskwelahan, si Principal Alvin Ilido. Ang nabanggit na mini gym kung saan ay isinod ito sa narayapang pangalan ng kanilang school na principal na si Evangeline Estadillo. Mini gym ito kaniwang Conrad. And sa mga iba pang programa when it comes sa kanilang itong support sa Department of Education
Tagiang Villaverde Elementary School sa kanilang multi-purpose hall. Isinagawa ang kamakinan ang blessing ceremony para ito sa nabanggit na partnership rin ng lokal na pamahalaan and the principal na si Ma'am Mercy Tumentela. At tuloy-tuloy ang pagbibigay ng suporta ng lokal na pamahalaan sa Department of Education na ipag-ugnayan lamang, sabi nila, sa pamunuan din ng sanggunyang bayan sa pagkatlahat ng proyekto ay kinakailangan din sa mga ilanin sa resolution na pag-aproba ng resolution na sanggunyang bayan bagong implementasyon ng lokal na pamahalaan. At dito rin, with regards naman dito sa TESDA courses, kaniwang Conrad, ang TESDA sa mga trainers ng San Mateo TESDA office ay makipag-ugnayan din sa mga naisin din na makipag-ugnayan o kaya makimahagi sa mga short courses o sa trainers methodology para ito sa 33 days kaniwang Conrad ay sasagawa. At least ang mga ito ay qualification nila sa college graduate with MC2 certificate. Kung nais nilang maging bahagi ng TESDA team na siyang sabi kami nyo, siyang mamumuno o kaya magkakaroon din ng participasyon sa mga isasagawa pang mga trainings sa TESDA sa bayan ng San Mateo. Samantala ka din magkaroon sa bayan pa rin tayo ng San Mateo. Sa ngayon naman, isa sa mamibigyan din ng priority ang tuloy ang pagdadagdag ng mga equipment sa mga RIC o grupo ng kababaihan na kung saan nagsasagawa ng kanilang livelihood program. Lalo pa, kaniwang Conrad, no, ang kanilang tuloy-tuloy na mongo production, mongo noodles, mongo flour, kung saan tinukos nila ng Black Gold ng San Mateo ang mongo. Every summer ito, natuloy ang inaani after ng kanilang pag-aani ng palay every summer, every month of March, sinusunod ang pagtatanim ng mongo. Kung kaya hanggat maari ay hindi ayaw maubusan, no? Ang ilang stock sapagkat tinatangkilik ito hindi lamang sa bayan ng San Mateo, kundi sa mga karating pang bayan. Mula pa rin sa ating AOR, DY Patrol, Shell Zigalao Banyaga, reporting live. DY Patrol, DY Patrol, morning, morning, morning edition, morning edition. DY Patrol, morning edition. Okay, thank you very much, Michelle Zingalao Banyaga, sa iyong balita mula pa rin sa Saudi part ng ating lalawigan. Nagatid po sa ating oras, 27 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. At sa ating pagpapatuloy, abay naipasa na po o naipasa na ng lokal na pamahalaan ng Lusod ng Kawayan sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, Region 2, ang pangalan ng mga tricycle drivers na makakatanggap ng fuel cost subsidy mula sa Pantawid Pasada Program. Ayon po kay Local Government Unit o LGO Operations Officer o Local Government Operations Officer 2 na si Christy Ana Cielo ng DILG Kawayan, hawak na umano ng LTFRB Region 2 ang master list ng mga katanggap ng naturang ayuda ng mga tricycle drivers sa lungsod. Asahan na umano maglalabas ng pabatid ang LTFRB Region 2 sa mga susunod na araw kaugnay sa pamamahagi ng ayuda. Ha? Ayon kay LGO to Cielo, batay umano sa ibinabang advisory mula DILG Central Office, unang makakatanggap ng ayuda ang mga chupel na may GCash account, habang over-the-counter transactions naman ang second batch na mayroon lang bank account, on-site payout naman para sa third batch. Nakasadin sa naturang advisory ng DILG na nasa 1,000 o 1,000 pesos ang matatanggap na ayuda ng mga chupel sa naturang programa. Samantala, nasa kabuuan 31,618 ang mga na-verifikang mga tricycle drivers ang makakatanggap ng ayuda sa buong Lambak ng Cagayan. So, for the whole Region 2, 31,618 na mga tricycle drivers ang makakatanggap ng ayuda. Ha? Na kung saan ito po nga po ay akong mga na-verify na ang kanilang mga dokumento o yung kailang mga papel. Ha? So, tatlong bagay yung ikang pwedeng matanggap na tatlong pamamaraan na pwedeng matanggap yung kailang fuel cost subsidy. The other one, yung una, ay kung meron silang GCash account. Habang over the counter transaction naman para sa second batch, yung pong at yung pong mga meron pong lang bank account naman ay sa second batch naman po yung pong mga meron pong land bank account at on-site payout naman para po sa ikatlong batch na makakatanggap ng fuel cost subsidy. So sa mga taga-Kawayan, yung pong mga
nagtekso sa atin nung mga nakaraang linggo, nagtatanong about the fuel cost subsidy. Tanungin nyo ninyo kung andun po yung inyong mga pangalan, ha? Ha, tignan ninyo, baka mamaya eh, baka doon naman din ang inyong mga pangalan. Kaya lang, eh, siyempre, antayin na lamang po ninyo, paabiso po sa inyo ng Department of Interior and Local Government o ng LTFRB. Siguro naman, kompleto po ang inyong mga ikang information na nilagay doon sa inyong pong mga requirements, especially ang inyong mga phone numbers, so that kapag meron na po, itetext na lang kayo o tatawagan na lamang po kayo. Very good, ha? Magandang balita. We'll be right back.
Mga kabitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Say big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, mag-install na. CMD Cable is located at number 1 Galopang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kapatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD CMD Fiber. Morning edition. DY Patrol Morning Edition. Okay, nalod. Tuloy-tuloy po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Mga pumuling balita local on natin. Habang inantabayan po natin ang isa bang local report mula sa ating reporter dito po sa Central Isabela 1 sa pamamagitan po ni Freddy Lingan. Abay, may git po ang kalating milyong piso o 500,000 naman na halaga ng livelihood kits ang ipinamahagi sa 58 na MSMEs sa mga bayan po ng Rojas, Echague, Cordon, Alicia at Benito Sullivan sa ilalim ng tinatawag na Livelihood Seeding Program, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa ng DTI Region 2 Isabela Provincial Office. Tinanggap ng mga beneficaryo ang bigasan at bakery livelihood packages bilang tulong sa kailang pagbangon mula sa masamang epekto ng pandaigdigang pandemya. Suportado naman ng lahat ng local chief executives at LGU officials mula sa mga nabanggit na lugar ang mga MSMEs at hinihikayat silang makisali sa iba pang mga programa sa pagsasanay ng gobyerno na nakakatulong sa kailan na bumuo ng kailang mga negosyo at suportahan ang kailang lokal na ekonomiya. At kaugnay nito, abay, nangako naman ng DTI na tutulungan ang lokal na sektor ng MSME sa pagbangon nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng serya ng pagsasanay at business development workshop. Gayun din ang pamamahagi ng livelihood kits. Ang LSPPPS ay isa sa mga pangunahing inisyatibo na tulong sa kabuhayan ng DTI na naglalayong buhayin ang lokal na sektor ng MSME. Sa mamamagitan umano ng pagbibigay ng serya ng pagsasanay sa programang pagkabuhay ng DTI, maaaring mangyaring ikaw ay bisitahin ng negosyo center sa inyong lugar o bisitahin ang official website ng DTI, dti.gov.ph. Maganda yan. Ito ngayon ang masigit na kailangan natin, yung mga MSMEs na mga malilit na mga negosyo. Mga ito po ay upang sa ganun ay magkaroon ng ikang ipagkakitaan at umayos at gumanda ang ating kahit papano ang ating mga ekonomiya dito po sa ating bansa. Ito po yung mga mahigit na kailangan ngayon. Dapat maraming mga MSMEs ngayon, ano? Sa hirap po ng buhay ngayon, kinakailangan talaga na magkaroon ng yung ating mga babayan na kailangan matuto na mag-isip kung paano nga po kumita at magkaroon ng pangkabuhayan. At isa lang sa mga gagawin ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa mga taga Department of Trade and Industry. Particular, puntahan nyo po yung sa inyong mga LGUs, yung po mga negosyo center sa inyong lugar. O kaya meron po silang official website ng DTI, ang dti.gov.ph. Dito po kayo mag-ipag-ugnayan kung gusto nyo pong ikang ay magsimula ng maliit na negosyo para po sa inyo. Handa po silang tumulong. Tutulungan po kayo ng ating mga taga-DTI, katuwang na po ang ating mga local government units. 21 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Aba, ito pa, no? Ngayon po sa... ayon po sa mga pagbibigay impormasyon ng
PWD office dito po sa Lungsod ng Kawayan. Dadagdagan pa ng persons with disability affairs office ng Lungsod ng Kawayan ang livelihood assistance na natanggap ng mga PWD na may magandang performance. Ito naman ang siyang ikangipagbabahagi ni Ginoong Jonathan Galutera, pinuno ng PWD Kawayan, kung saan nakalatag na aniya ito sa kailang mga gagawing plano oras na madagdagan ng kailang pondo. Plano aniya nito na magkaroon ng enhancement program para sa mga PWDs na maganda ang pagpapatagbo o pagpapaikot sa natanggap na tulong pang kabuhayan. Sa ilalim po ng enhancement program ay pagpapaikot sa natanggap, ano? Kung saan talagang maganda yung kailang ginagawang pagpapaikot sa kailang mga puhunan na naibibigay po sa kanila. Sa ilalim po ng enhancement program ay bibigyan pa ng hakadagdagang 5,000 piso ang isang deserving na PWD para pangdagdag sa kanyang puhunan. Mas mainam din aniya na mayroong ganitong reward na ibinibigay para mas lalong magsumikap ang PWD para lalong ganahan at mamotivate ang mga ito sa pagpapalago ng kanilang nasimulang maliit na negosyo. Maswerte aniya ang siyudad ng Kawayan dahil mayroong ganitong programa ang lokal na pamahalaan para sa mga may kapansanan. Oo naman, ano, kaya sapagkat nakita naman ninyo mga PWD kung gaano po ang ginagawang pagbibigay ayuda at suporta sa inyo ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Kawayan maging ang ating Provincial Government of Isabela sa pangungunan ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Faustino Boji III. O speaking of ating Governor at saka Vice Governor, malapit-lapit na rin po yung kanilang oath-taking, ha? Come June 29, dito po sa Lungsod ng Kawayan, gaganapin po ang mga yan, ha? So, ang local government unit ng Kawayan, ang City Government of Kawayan, ay gaganapin naman po sa araw ng June 28. No? June 28, sila Mayor-elect JCD at yung kanyang bunggoy na sina Vice Mayor Leoncio Bongdalin at yung pong mga 10 city councilors na talagang buo, talagang ikangay solid yung kanyang lineup, kaya buong lineup ni Mayor JCD ang nanalo sa lagdaang halalan May 9 na national and local election. So that will be on June 28 dito naman po sa Lungsod ng Kawayan. And so June 29 ang ating pong outtaking naman po ng ating mga provincial officials in the province of Isabela sa pangunguna po ng ating buting governor, Governor Rodito Albano. DIY Patrol Morning Edition DIY Patrol Morning Edition. Thank you.
Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Labing apat na minuto na lamang po bago mag-alas 9 ng umaga. Ngayon po nga ito ng Friday, June 24, 2022. Bukas po, todas dengue, todas ito, ikasyam na kagat. Kaya po, kailangan mag-participate po tayo ha, para naman din po ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaugnay pa rin po ng pagpugsa natin sa mga lamok sa ating pong mga kapaligiran. Samantala, sa mga oras na bigyan na naman natin ang lokal na balita wala kay Fred Iringan. Magandang morning, Fred. Anong balita? Yes, so good morning, Kaliwang Conrad. At dito nga sa City Hall ng Kawayan ay natapos sa yung pagpupulong ng Department of Health ng dalawang panigano, Kaliwang Conrad, ang RH1 at RH2. At dito nga yung Bakunan Mo Award ay pinag-usapan nila na ito yung award sa iba't ibang barangay kung sino ang nauna at sa marami na ipinabakuna laban sa COVID-19. Itong pag-award sa mga barangay ay sa 27 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan na ito ang kaliwang Conrad na yung bawat barangay ay kritisaya ng mga doktora at ng Committee on Health na isang unyang panusod Bagnos Maximo Jr. ang pinaka-chairman ng naturang award. At dito nga kaliwang Conrad, doon sa magbibigyan ng award ay 80% ay yung nagpabakuna sa bawat residente o mamamayan sa barangay at 20% doon sa kriteriya ay yung nagpabooster. Ito ay magbibigyan ng award para nga na doon sa mga barangay. At dito din na ay yung mabibigyan yung tatlong kategory sa bawat barangay ay sa 27 na may award ito ano kadiwang Conrad. Doon pala update rin na dito sa 15 ng Kawayan City Mayor's Office meron ng ikinasala ano kadiwang Conrad na 6 ay nagpakasala dito. At doon na sa mga ikinasala, meron din na tayong senior citizen na ikinasala ng City Mayor sa office na ito ay edad na 63 at 60 years old. Dala na rin na kailangan umano ng kanilang pamilya ay yung marriage contract ng mag-asawang ito kaya sila ay nagpakasala. At meron din yung ikinasala kasabi ng PNP at meron din ilang mga dahil dito, ano kaliwang Conrad, ang isang Koreano, isang British at isang Canadian na yung nagpaksal dito sa City Mayor's office. At ayon naman sa pagpaglakad ng marriage contract dito ay lahat ng mga kategorya ay kanila din isisunod sa may registrar office upang sa ganoon mag-process ang kanilang marriage contract. Sa ngayon na ano ang kaliwang Conrad ay yung dumalo sa may Cebu ngayon ay itong mga sangunyang kabataan na ngayon at yung mga barangay Katina ay nag-sumi na dito sa lungsod ng Kawayan. Ngayon mga kaduwang mga Conrad ang ating balita mula dito sa Kawayan City Hall para sa ating DY Patrol Morning Edition. Kaduwang Fred Iringan reporting live. Fred, yung unang bahagi ng balita mo, ito yung Res Bakuna Award na sinasabi. Ito, so kumbaga, ito yung mga barangay na kung sino yung mga may maraming mga napagbakuna sa kailang barangay, ito yung parang mabibigyan o mabibigyan ng premyo ng local government unit ng Kawayan. Yes, sa kaliwang Conrad, ayun na nga sa kanilang pagpapayag yung 80%, basta mga 80% daw doon sa population ng barangay ay sabihin yun yung criteria at kung may 20% na nga nagpa-booster ay magbibigyan ng award ng kaliwang Conrad. So, ilang mga barangays na ang nakapagsumiti ng kanilang mga report at initially meron na ba silang mga nakita kung sino o anong barangay at clustered ba ang pagpipili ng ikang mananalo o labo-labo? Ayun ano, kadiwang Conrad, ayun na rin sa focal person ng Health Committee, ano, kadiwang Conrad. Lahat na lang barangay ang nagsumiti ng listahan kung ilan yung nagpabakuna at nagpabuster. So yung sa ngayon ay tinitingnan, sinicheck na ng
City Hall to Office kung sinong mga barangay ay yung mapagkakalooban ng award na ito, Kadiwang Kasad. Meron ka bang ideya kung ano ang ibibigay naman na premyo ng local government unit sa isang sa barangay na maraming mga nagpabakuna? So far, ayun yung initial, Kadiwang Kasad, ay nilang magbigay ng kopya ng mga barangay na magbibigyan ng award dahil kung makikita daw ay wala na daw surprise doon sa mga barangay. I think ito yung binabanggit kanina ay ito ay malapit lang daw sa population area ay magbibigyan ng award na ito, Kadiwang Conrad. At ito ay malapit din daw sa City Health Office yung may award na ito, Kadiwang Conrad. So nangangahulugan na meron na silang mga ikang ay nakita or napiling barangay na mabibigyan dahil nga sa napaka marami yung bilang ng mga nagpabakuna. Linawin natin ang bakuna na sinasabi nito, yung mga nagpabakuna laban sa COVID-19. Yes, Kadiwang Conrad, at meron silang na-identify, dala na rin yung criteria na ito ay pinagamitin at pinag-usapan ng Committee on Health sa katawan ni Sangguniang Palungsod Bagnus Maximo at ng dalawang doktora sa RH1 at RH2 at maging yung ibang nurses na nagsagawa ng vaccination. At ito ay meron silang na-identify dito, Kadiwang Conrad. Okay, yun naman pangalawang balita mo, ito yung may kaugnayan sa nangyaring o sa sinagawang pag-iisang dibdib ng ilang mga couples na matagal nang nagsasama, ngayon lamang sila magpapakasal. Yes, sa kanilang kunyada, ayun na rin sa pagmulay ng DIY Patrol sa atanggapan ni City Mayor sa Bernard Adi. Ayun na, ay meron na nga naikasan na senior citizen ay isang kasapi ng PNP Koreano British Canadian ay yung kanilang pinakasal kadiwang kondrada dahil na rin sa kailangan daw ng kanilang mga anak itong mga marriage contract at lalo na ito kadiwang kondrad yung senior citizen ay kailangan daw ng kanilang mga anak itong kanilang marriage contract. Meron ako na rin dyan, baka patagbuhan mo na kung ano yung wangwang na yan. Ano yung wangwang na yun? At sa Freddy Ringan, bandayan mo yung wangwang na yan kung ano yan, kung saan yan. Pero mukhang taga-rescue, no? Yung ganung mga wangwang. Rescue 922, di ba? O BFP, kung BFP malakas eh. Wang 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 wang. Kapag wang 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 wang. Okay, sino kaya sa lungsod ng Kawayan ang maraming nagpabakuna sa kailang mga barangays, ano? Kung matatandaan sa mga nagdaang buwan, meron po tayong mga ibinahaging mga impormasyon na ganyan na ang local government unit ng Kawayan sa pamumuno ni City Mayor Bernard D. ay magbibigay po ng pabuya o papremyo doon po sa mga barangays na marami silang mahikayat na kanilang mga kabangay na magpabakuna laban sa COVID-19. Oras, mga kadiwa, 6 na minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Abay sa iba pa po nating mga balita, balitang national lamang po tayo, 98% or 98% ng handa ang Philippine National Police para po sa ipapatubad dito na security measures para sa panunumpa ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa National Museum sa darating na Hunyo at 30. Ayon kay PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao, handang-handa na ang 7,000 police na itatalaga sa palibot ng inauguration event para masigurong walang makakapanggugulo at walang mga maitatalang untoward incidents. Sa ngayon, aniya hinihintay na lamang ang mga strukturang itatayo ng DPWH para sa oath-taking event. Iminungkahi pa rin ni Danao sa inaugural committee na magkaroon ng ilang pagbabago sa setting o sa seating arrangements para sa mga VIPs na dadalo sa panunumpa. Ayon sa hepe ng pamunuan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, pinatatabi nila ang security contingent
ang 1,200 VIPs para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Umapela naman si Danao sa mga magkikilos protesta na sana raw ay wag na itong idaos pa malapit sa panunumpa para maiwasan na ang kaguluhan. Muli namang ipinaalala ng PNP na ang papayagan lamang nila sa inauguration ay ang mga transparent na bags at transparent water containers. Samantala sa kaugnay pa rin ng mga balitang nasyonal, abay hinirang po. Ano? Hinirang na po ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Philippine Airlines President at Chief Operating Officer na si Jaime Bautista bilang susunod na Transportation Secretary. Nagretiro si Bautista bilang pinakamataas na opisyal ng flag carrier noong 2019. At papalitan niya si incumbent Transport Secretary Arthur Tugade. Ang pagpili kay Bautista ay kinumpirma ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez. Tinanggap ni Bautista ang posisyon matapos personal na makipagkita kay Marcos sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong. Naging presidente ng Philippine Airlines si Bautista mula 2004 hanggang 2012. Bumalik siya upang pamunuan muli ang airlines noong 2014 hanggang sa kanyang pagretiro noong 2019. Aminado si Bautista na mas malaki ang kanyang responsibilidad bilang pinuno ng DOTR kaysa kanyang naging ikang responsibilidad bilang pangulo ng PAL. Pero naniniwala rin si Bautista na kwalipikado siya sa posisyon dahil sa kanyang karanasan sa mga operasyon sa palipanan at eroplano at magagamit niya ito bilang susunod na kalihim ng transportasyon sa darating na Hulyo. Tatlong minuto na lamang po bago mag-alas 9 ng umaga sa pangkabuuan ng ating balitang nasyonal. Hinirang din po kahapon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang outgoing na opisyal ng Administrasyong Duterte na kinabibilangan ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III bilang chairman at Resident Representative Designate ng Manila Economic and Cultural Office or MECO at pinanatili sa opposition si dating Cabinet Secretary Carlo Nuglales bilang kalihim o chairman ng Civil Service Commission or CSC. Si Bello na tinaga bilang kalihim ng DOLE ni Pangulong Duterte noong 2016 ay ilang dekada na sa serbisyo publiko at tumawag na rin ng iba't ibang posisyon katulad ng Acting Secretary of Justice at kalaunan ay naging Solicitor General noong 1998 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Naging kalihim din ng gabinete ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Bello mula 2004 hanggang 2010 at naging party list representatives mula 2013 hanggang 2016. Samantala, muli nga hawakan ni Nograles ang Civil Service Commission bilang chairman matapos mabigong ikang ay maisa lang sa makapangyariang Commission on Appointments o CA nitong Hunyo dahil sa kakulangan ng quorum. Si Nograles, isang abogado, ay naging First District Representative ng Davao City sa loob ng 8 taon bago siya tinalaga ni Pangulong Duterte sa ilang pwesto sa executive branch. Bukod sa posisyon bilang dating Cabinet Secretary, si Nograles ay naging spokesperson din ng IATF-IED na naging dating presidential spokesperson, si chairman ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Si Nabello at Nograles ay kabilang sa mga opisyal na pinanatili mula sa Administrasyong Duterte ni President-elect Bongbong Marcos Jr. So with that, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayon pong umaga ng Friday sa ating programang DY Patrol Morning Edition ngayon pong June 24, 2022. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, especially po sa part po ng North South Cable Vision, isang magandang umaga po ng Biyernes ang aking pagbabati sa inyo lahat. Keep safe, everyone! DY Patrol Morning Edition. DY Patrol Morning Edition.